Sa kaduluduluhan ng pinakamalayong baybayin, sa ilalim ng umiikot na bituin at kumikislap na langit, mayroong isang isla. Ito ang isla po. Dati para itong paraiso, ngayon para ng purgatorio. Tinawag na isla ng kinablangan ng mga dayuhan. Isla po ng mga naninirahan. Dito na po ako pinanganak ng aking magulang. Dito rin kami lumaki. Marami kami dito. Masaya ang pamumuhay namin dito dati. Kahit ganito lang kami dito, pong isda lang yung hanapbuhay namin. Sa awa ng Diyos, binibigyan niya rin kami ng grasya dito. Ito si Meljan. Laking isla, tulad ng ina bago niya. Ako, umalis ako dito kasi gusto ko sanang matikman kung anong buhay ng ibang lugar. Kasi wala naman kaming hanap buhay dito kundi pangingisda lang. Sanay na ako sa pangingisda. Kumbaga, nagsawa na ako sa pangingisda kaya andun punta ako sa siyudad. May dumating na banta mula sa bayan. May lulusob na bagyo. Magmadali, sabi nila. Magsilikasan. Iiwan ang dalampasigan. Pero wala naman kaming magagawa. Kung lilikas kami, di naman namin alam kung saan kami pupunta. Mayroon naman talagang nag-warning sa amin yung barangay namin. Pero warning lang. Ito si Antonio, mangingisda, tiyo ni Meljan. Katama talaga sa lugar nyo, sabi ng broadcaster ng TV. Hindi naman talaga maniwala kasi marami talagang banta rito, ma'am. Tsunami, tapos bagyo, hindi naman talaga dito tumama. Paano naman kami kung lipat kami? May parang ibakwit ng mga tibay. Wala naman po. Ito si Azucena, tiya ni Meljan, asawa ng mangingisda. Ang lakas na naman ng hangin, sabi ng asawa ko. Pupunta na lang tayo sa eskwelahan. Ang dami na kami doon. Iyak ng mga bata. Sabi ko, Lord, tama na yung mo sa amin. Tinanggap na namin yung mga kasalanan namin, Lord. Nasa Davao po ako, natatrabaho po ako. May natanggap akong text sa mama ko. Sabi niya, tulungan ko raw silang pagdasal kasi malakas daw ang hangin dito. Pag tawag ko naman, di na makuntak. Yun na lang po yung naiwan sa akin, yung pagdasal mo ako. Takot ako. Gusto ko sana umuwi kaso wala nang madaanan eh. Mga alas 12. Nakahiwala-hiwala kami sa pamilya namin. Tapos yung mga yero, lumilipad na. Tapos yung mga niyog, bigla nang bumagsak. Bigla na ako na natambakan ng pader. Kasi ako lang isa. Umiyak ako ng maraming beses. Lagi kong naalaala yung mga pamilya ko kasi wala nakarisiko sa kanila. Kala ko patay na sila. Paikot pa yung hangin. Hindi namin alam kung nasaan na yun. Tapos yung tubig, umabot na dito. Sinabi ko, ano naman ang gagawin natin? Nakalabas ako, pero pilay na yung yung kamay ko. Lahat ng mga bahay dito, wala ng mga atip, mga bagsak. Kung una ko pong bumalik dito, nakita ko talaga, akala ko naman wala na talagang tao na mabubuhay dito sa nangyari. Ang mahalaga dito sa amin ngayon, ligtas kami. Ito ang pamilya ni Meljan, at ito ang kanilang tahanan. Siyempre, masakit talaga ang nararamdaman ko. Kasi nawala na kami ng hanap buhay, wala na kaming tirahan. Alos, pag makita nyo dito sa amin, wala na talagang, yung mga bangka namin, yun lang hanap buhay namin. Inanod pa ng tubig. Tapos yung patanayman namin ng palay, wala na rin. So, sa ngayon,
Naghintay na lang kami ng tulong sa gobyerno kung pwede niya kaming tulungan. Pero kung hindi naman niya kaming tulungan, wala naman problema sa amin. Tatanggapin na lang namin, siguro bigay ito ng pinon. Sabi ng iba, magutom na daw, wala na pagkain, walang bigas, wala kaming apoy. Kasi talaga basa talaga lahat. May dumarating na pagkain dito ma'am, pero kulang talaga sa amin. Kahit nga minsan ma'am, sa isang araw, isang beses na lang may kumakain para sa susunod na ano, may makain pa po kami. Sa ngayon, sa pag-alam ko, mga 20 pa lang yung patay ma'am. Pero hanggang sa ngayon, naghahanap pa po sila. Hinahanap pa po nila, marami pa pong na missing. Kunti na lang kami natira dito ma'am kasi lumikas na yung iba. Siguro hindi na matanggap kung anong nangyari dito. Noong wala pang bagyo, 500 kapamilya nakatira dito. Sa ngayon, yung natira sa mga 10 na lang. Umalis ng iba ma'am. Pumunta ng Surigao, pumunta ng Davao. Test lang kami. Kung mayroong dumating, salamat. Kung wala, salamat rin. Dito lang siguro kami ma'am. Kasi dito lang kami nabuhay. Dito lang kami mamatay. Gusto ko sanang malipat sila sa ibang lugar. Pero sa ngayon, nag-iipon muna ako ng pera para pamasahin namin papunta doon. Tapos, yung pupuntahan sana namin lugar, kung siguro ko muna kung mabubuhay talaga kami doon. Kasi lahat ng nalalaman dito namin na trabaho, pangingisda lang talaga. Wala kaming alam na buhay doon sa, ano, sa ibang lugar. Pangarap ko na mabuhay lang kami. Sa dulo ng pinakamalayong baybayin, sa ilalim ng umiikot na bituin at kumikislap na langit, mayroong isang isla.